Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenios ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. Saya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako.
SR Band. Salamat, salamat. Magandang, magandang morning Metro Manila at magandang gabi Los Angeles. Dumang iRadio araw po ng Martes. Wala yung cellphone ko. August 9. Ay, ginagawa. Pinapalitan ng protection. Hindi, nabasag yung... Hindi. Mali yung kabit niya. Anyway... Atong araw po nito makakasama natin siyempre Pastor Norman Cuanang para sa Salita ng Buhay at tabayanan natin the birthday boy. Yeah, belated. Happy birthday, happy Pastor birthday! Norman. Hindi mo pinaalala sa akin na birthday na. Oo, hindi naman natin kabisado mga birthday. Oo, niya. Sana sinabi mo nang makapunta ko diyan eh. Personal kong ano, lalabas tayo papunta na. Punta tayong pintuan. Ayun. Eh, bumati ka na. Alright. Teka. Hopefully, sana po pag-pray natin. Ayan, pinalitan ko na yung ating ano ha. Sobrang init pa rin, grabe. The whole week, mainit ka. Gabi, nagkaroon tayo ng power shutdown dahil hindi na kaya na nung ating power, yung overheat yung outlet natin. Ano? Sobrang init. But anyway, kagabi po, while na ano, nag-off the air tayo, bumili na ako kasi talaga nung outlet niya
na heavy duty. Ito yun, no? Malaki. Ayan, nakakabit na siya ngayon. No? Ang dami kasi nakakabit. Wala, eh. Ganun talaga. Tinan mo yung aparato, bawat nakikita mong item dyan, may kanya-kanyang saksakan yan, eh. Kaya, yun, hopefully, pag-pray natin na experiment ko ito ngayon, tignan ko kung sana. Hindi na siya. Kagabi, hindi naman siya kagabi, di ba? So, kasi slow down na, low down na yung ano niya. Yung temperature. Nararamdaman ko naman kasi yung AC. Lumalamig na. Oo. Di ka tulad kagabi kahit matagal na yung... Excuse me. Mainit pa rin, ano? Eh, ngayon eh, ganun pa rin ang temperature. Pero let's see. Pray natin. Huwag nung shout out. Tapos kaninang pagising, di ba, umaga, sa sobrang init, yung throat ko parang nasugat. Takot ako eh. Oh, nag-gargle ka agad ako ng warm water with salt. Tapos ako ng Cepacol. Kasi parang nasugat. Hindi siya yung regular na sore throat. Kundi parang may sugat na ewan ko. Oh, nagbabasa ka na naman. Hindi, wala. Bumati ka muna. Wala akong ano ngayon. Bumati ka muna. Wala pa akong bala. Antayin mo magkabala ko. Baka matadtad ka sa balak ko. Ayat! Bumati ka na. Okay, maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Diba? Yan ang bate. Para lahat. Beautiful. Diba? We are all beautiful in the eyes of the Lord. Kasi tayo ang kanyang perfect creation. Ay, diba? I-claim natin yon. Kahit na kung ano itsura natin, maganda pa rin tayo. Hindi nakikita yan sa physical na kaanyuhan, kundi in and out. In and out. Hindi yung burger na in and out, ah. Yung inside and outside na appearance natin. Ayun. Yun ang maganda. Aba, nagme-memorize. Oh. Ala, ang joke, dapat di minimemorize yan. Ay, wala. Eh, hindi ko sanay ganun. Use anyone in a sentence. Aba. anyone who wants to use. Sige nga. Kaya dyan. Sige nga. Yun ang ano ko. Yun. Anyone who want to meh. to meh. Do a sentence for anyone. Mali. Eh, ano? Ay, nako. Ayusin. Ito na. Nasaan ba kayo? Bakit nyo kayo naiwan? Ay, nabatul ako. Ha? Ano ba? Bakit nyo kayo naiwan? Sinipa ako. Talaga. Patok yan, ha? Anyone ako ng mahal ko. Pwede rin. Anyone. Ito, hindi ko makuha itong ginawa ko. Chicken nut bread. Sabi ni Lord, ano daw? sige. Bakit mo ako inaiwan? Sabi ni Eka, natatawa talaga ako. ito, mga baser talaga. Sabi ni Lord na, lolo ko, galingan mo kasi. Naku, talaga pipinguti ko mga tenga niyo pag nakita ko kayo. Natatawa talaga ako, sabi niya. ito pa, isa pa. Sabi ni Rachel, bakit mo ako inaiwan? Di ba, galing. Sabi naman ni Michelle, inaiwan na ako ng mahal ko, sure. Tamo. Pinupulutan na nila. Gumagana. May isa ba yan? Ha? Mga isa ba? Isa, ano? Mga isa ba yan? Anong isa? Ano, Lorna? Ha? Ito. Chicken nut bread. Naku. Ha? Ano daw? Chicken nut bread. Chicken nut bread. Bread. Chicken nut. Sige na nga, hindi ko na maalam talaga eh. Sige. Ano ito? Ano? Hindi niya alam. Alam mo si Teteng? Kumain ng maraming pansit. Ayun, chicken nut bread. Chicken nut bread. Chicken nut bread. Palakpakan natin ang lolo niyo. Buset. Ikaw, gusto mo mag-chicken nut bread ka mamaya?
ano pa, ano pa? Ay, yung kagabi. Mashed potato. Ay. Mashed potato. Oh. Sabi ni Eka, tawa ko, pangalawa na. Sige, sige. Asar ka. Sige. Ganyan kayo. Chicken sing, but chicken not red. Iba din yan sabi ni Michelle. Oh, kanya-kanya. Mashed potato. Tawa ko pang ito na. Potato o oh, potato, di ba? O oh, mas potet, ito mas potato. Oh. Eka, ilan na tawa mo? Tayo ko sa inyo, kakainis kayo. Ako. Wala na ako kakampi sa mundo. Tawang-tawa nga si Lina. Wala na ako kakampi sa mundo. Ayan na si Lin Sales, oh, grabe ang tawa. Ay, si Lorna, ako tatlo na. Go Lolo, kaya mo yan, support kita, sabi ni Eka. Okay. Sabi ni Lorna, basura na lang. Basura. Good morning again, Metro Manila. Araw na Tuesday, August 9, Martes, Miyerkules, aja midweek ang bilis, di ba? Sabi ni Lorna, naiiyak ko sa joke mo, Lolo. Yung nga purpose doon, para maihi ka dyan sa salawal mo. Ay! Aguy-aguy, sakit ng tiyang ko, sabi naman ni Pas, ni Brother Sammy. Nanonood ba kayo in the running? Si Baby Aguy-Aguy. Yung nga pumapatok doon yung kakornihan doon, no? Ay, nako. Asya? There is a person in front of your door. Sino yun? Umalis na sila? Ha? Hindi pa ginagawa niya yung ano eh. Hindi, wala na yung consideration eh. Oh, check mo. Oo. Sige, ikaw na bumati. Okay, umpisa natin ang pagbati sa ating mga manonondong araw na ito. Ang aking number one basher, Eka Andes Velasco. Ayan, sige, ito pa isa sa'yo. Ayan, tagtarin niya hanggang mano. Ayan. Kabutas-butas. Hello, 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 hello. Siyempre, nanyan din si Maridette Gamos. Hello, Maridette. And Alona Velasco. Ina Maria Carmen Cris. Ang haba yan, oh. Si Tina Tabernilla po yan. Bakit kasi pabago-bago ng pangalan? Okay. Sammy, Brother Sammy Santos. Ayan. Hello, Brother Sammy. Brother Sammy, magandang umaga dyan. Si Lynn Sales, Lina Florian. Rachel Joy Bonete, Marichu Gamos, si Tess Salas Lasa, si Kumaritong Jen Munyet, may sabit. Sabit. Pastor Israel, Jamson Bumagat, tayo ay live sa 98.7 RFCN sa Rojas, Isabela. Naimbag na bigat, in Terras, Isabela, hapo. Nel Francia, Michelle Medina, Jules Isoles, Leonardo Arenas, ang ating kachonki, si Nor Baldovino. Sabay-sabay ginagawa ko. Ano ba yun? Aileen Sabado. Siyempre, nandiyan din si Luz de Jesus Gamos. Si L.A. L.A. na nasa Pilipinas. Si Lorna Alejandro. Hello then kay Hilda Corpus. And of course, sa beautiful TikTokers. TikTokers. Tama, TikTokers. Ayan. Si Faye Cabrera. Hello kay Edgardo Calajes Pajares. And syempre, ang favorite kong name, Andrew Lavin. Ayan. Kasi si ano, yung artista dito, na si Lavin. Lavin. DJ Max Cristobal. Of course, si Tita Connie Clemente. Magandang umaga po. Ay, magandang gabi sa iyo dyan, Tita. Ayan, Tita. Ate Berna Delphine. Hello. And Grace Nervato. Oh, Mario. Ayan, sabit-sabit ko naman dyan. Ayan, pinapanood ko si Inday Rumin. Nakatuwa yun. Inday Rumin. Oo, si Inday Rumin. Kasama niya si Baby Aguy-Aguy. Nakabaw si ano. Yung asawa niya, Kano. Okay. Okay. Yung mga nagpadala ng sumali doon sa iRadio Jingle, Sing Alike. Meron na? Sing Alike, wala pa eh.
hanggang next week na lang po yan. Okay. Next week. Romel Respicio Menezes. Ayan. Sabi ni Eka, sa sobrang tawa ko, akala nila nasisiraan na ako ng baet. Ba? Baliw ka naman talaga. Baliw. Ayan. Okay, agoy-agoy. Kasi yung tiyan ko, sabi naman ni Pastor sa Iba. Brother Sammy. Ayan. Alright. Andiyan naman si Nanay Dolor. Okay, Nanay Dolor, pagaling kayo. May sakit si Nanay Ay. Dolor. Nanay Dolor, good, get well soon po. Pagaling kayo, Nanay. Huwag na kayo ganong mag-Facebook. Ayan. Pagkatapos ng iRadio. Pamigay na lang po ninyo yung cellphone ninyo para gumaling kayo. Delikado yan. Ayan. Ayan. Okay, syempre, kahit may trabaho, lagi siyang present. Hello kay Jang Valenzuela. Hello, Jang. Ayan. Yung Nelly tinanunod sa YouTube, yung mga nakakatawa vloggers. May pinapanood din ako yung Thai language, Thai Finnish, yung Thai language siya. At saka yung father niya is from Finland. But ang asawa niya ay Pilipino. Mm-hmm. Nakatira sila sa Finland. Pero Tagalog siya. Bisaya nga siya eh. Sabi niya, ako po si, nakalimutan ko na yung pangalan niya. I'm a Thai Finnish but pusong Pinoy, sabi niya. Yung nangunguhan ng mga pagkain sa basurahan, na mga tinatapon ng mga grocery at pinanginigay niya. Pagpag ba yun? Hindi. Hindi. Malinis pa yung mga kasi grutas, nakabalot pa. Pati mga bulaklak. Kaya maganda. Kasi patas ang standard na nila sa Finland. So, kung nasira lang yung lagayan, lalagyan, gano'n, tinatapon na nila. Ayan. Dito ba sila? Ah, anong dyan? Okay. 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 Nanonood daw ba ako ng K-drama, sabi ni Jiang. I have no time. Wala na kaming time manood. Alam mo, sa YouTube lang, pag yung nasa train ako, papasok sa trabaho, at yung matutulog na ako. Manonood kami ng TV pagka matutulog na. Ayan. Pero kapag ka, habang nanonood, mamaya pipigit. Sobrang pagod. Facebook, o kaya yung mga YouTube. Ganyan. Isang, pag dito ako sa bahay nagtatrabaho, nakabukas yung dalawa computer, yung isa remote galing sa opisina, yung isa dito. So, sa kaliwa, nanonood ako ng YouTube. Sa kanan, yung sa trabaho ako, di ba? Ayun, nagkakasunaw na ako sa sobrang init. Ito naman si Cordapio Mendoza. Sino naman tong Cordapio Mendoza? Bakit? Anong nangyari na yung Cordapio? Cordapio Mendoza. Ayan. Salamat, ma'am. Bait mo, ma'am. Oh. Hello po. Ayan, sabi. Okay, Cordapio Mendoza. Aga saan si Cordapio? Hello, hello. Jolette Rodelas. Hello. Maganda umaga po. Matanggal. Oh, yan mo na. Ika Cristobal. Hello, Ika. Meow. Tapusin niyo po hanggang huli. May sharing po ng word. Si Cordapio. Ayan. Huwag kayong alis. Mamaya meron tayong sharing ng word of God. Masaya, masaya. Tayong matututunan every day po. Meron kaming parang devotion. Ano yun? Ina Maria Carmen Chris. Ganyan. Vicky. Ay, hindi ko pa nakikita. Ayan. Ah, si Tina Tabernilla yan. Ay, Maria Chris. Tina ba yan? Grabe, kala ko si. Hello kay DJ Mac. Ayan. Ang sabi, na-hack din ang pangalan niya. Oo, marami na. Ano ba yan? Puro na lang. Magpalit kasi kayo ng password. Sabi ni Eka, watching habang nasa biyahe papuntang moon. Kasi baby, baby, you're my sun and moon. Ayan, baby, baby, baby. Ayan, taga saan si Cordapio Mendoza. Ayan, Serene Barca.
Hello, Sherwin. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ano, nagkakaroon ako ng ano, blister. Sa init nga eh. Grabe talaga. Kaya na umaga nangangawa sa lalamunan niya. Oo, sakit yung, parang may sugat yung lalamunan ko. So nag-gargle ako ng warm water with ano, asin. Tapos meron akong Cepacol, yung nilalagay lang sa bibig. And then, Cepacol. Nag-ano ako, may mga antigen ako dyan. Ginanong ko ilong ko, chot-chot-chot-chot, negative na ako, salamat sa Diyos. Ayun. Sabi, Ma'am Karim Pasco, bago lang po dito sa iRadio si Sir Cordapio Mendoza. Oh! Okay, welcome po sa iRadio, Cordapio Mendoza. Ayan, magandang umaga po sa inyo at salamat po sa pag-check-in dito sa iRadio. Sana bumalik-balik kayo lagi. Ayan. You are always welcome in iRadio. Aloha, Hank Hiraishi. Aloha. Oh, you are again in Oriental Mindoro. Oh, that's good. I thought you went back to Hawaii. Wow. Well, that's good though. Hawaii is only the returning point. But the home is now in the Philippines. Ah, yeah. All right. Sabi ni Lina Flor. Nanonood din pala siya nung pinanonood mo. Si Inday Roning. Si Baby Agoy-Agoy. Ang kanyang taga Florida yon. Yung asawa niya puti. Okay na. Ha? Ayan. Okay. Si Inday Agoy-Agoy. Inday Agoy-Agoy. Ayan. Sino pa? Sino pa ba nandito? Okay. So far. Ayan. Si Hank Hiraishi. Nanay Luz. Ayan. Nanay Luz Buminda. Magandang umaga Nanay dyan. Kumusta po kayo? Cordapio Mendoza. Sino yun? Ayun. Bago lang daw siya dito. Kilala ni Tina. Kaya sana bumalik po kayo. Ayan. Ang ganda ng pangalan. Very cute. Ayan. Alright. Kamusta na mga anak ni Hank Hiraishi sa... Nasa Mindoro na ba? Hmm? Oh, I think taga Mindoro nga sila. Ano, diba? Oo. Pero I don't know if they're gonna stay in the Philippines. Hanggang hinihintay nila yung tawag ng petition. Oh, yeah. Kailangan kasi bumalik sila ng Pilipinas. Uh-huh. Oh. Gillette Rodales to the Moon Road Trip. Brum, brum, brum. Ayaw. Okay. Sabi ni Lorna, ingat snack. Huwag mo sasabihin na pupunta ka dito sa amin. Baka malaman ni Harry. Ay, dinalaman na. Hello, Glenda May. Maganda umaga, Glenda May. Ayan. Si Glenda May. Good morning, good morning. Sino pa? Napakainit. Alright, pero huwag natin sasabihin mainit. Anong oras na ba? Alas 7:30 na. 7:29. Alright, and 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalibas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, magandang tayong lahat. Ayan, di ba? Walang katapusang kagandahan yan. Diri-diritso lang. Kakaloka. Ayan. Ayan. O sabi ni ano, dapat daw nagagargal ako ng Betadine. Oh? Okay, okay din naman kasi... Iba para sa sugat yun. Oo nga. Sa loob. Panglabas lang yun, baka maano, di ba? Hindi ba pang external lang yun? Hindi ko nga alam eh. Pwede but anyway, yun? Okay naman yung warm water. Tsaka asin. Tsaka asin. Oo. Ayun. Pwede na yun. At saka, ano pa ba? Nag-Cepacol ako. Ayun. Tapos...
inom ako ng inom ng tubig. Hinahydrate ko yung lalamunan ko. Siguro dahil dehydrated na, parang nasusugat. Ayun. Pero I'm okay. Eh, kasi hindi ka nagtutubig siguro. Mahirap magtubig habang natutulog. Pwede, gumising ka. Oh, gabi na nga ako natutulog lagi. Paano? O, anong ginagawa ko? Nagko-call center ka na rin. Hindi ba? Naglilinis ako. Pagkalinis, pagkatapos maglinis, naguhugas ako. Hindi. Tapos, saka lang ako maliligo. Hindi. O, ano? Nagko-call center ka call na center rin. Call center ka dyan. Oo. Okay, hello, Sister Myrin Kuwanang. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Siyan. Maranata Joy Cristobal. Siyan, si Silip Queen. Ayan, Queen. Hindi, may ano yan eh. May ano siya. May school. Ayan. Ate Ruby Claudio. Hello, Ate Ruby. Kumusta Ate na? Ruby, ito para sa iyo. Oh. Ayos. Ayan. Ayan. Sino pa? Sino pa? Okay. Nung isang araw, dito si Doc SP. Ayan. Okay. Sige. Paminsan-minsan lang yun. Yung kausap ko last night, aba, may naghubo. Eh? Bastos kang bata. Loko kayo. Aking kanya. Ay, may ID pa pala. Ay, okay. We are in our beating stress. 2 minutes a day. Ayan. Ito yung mga sinasabi sa atin ng Panginoon every day. Just for 2 minutes. We're gonna read it. Ayan. Okay. From James 3:17, tama ba itong babasahin ko? Choosing wisely. Yan ang title. But the wisdom, James 3:17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. O, di ba? Naintindihan ko ba yon? Naintindihan ko naman. Ang sabi dito, ang wisdom, yan, syempre galing sa Panginoon, ay pure. Pure! Very gentle. At willing na yield, di ba? When you say yield, is titigil, di ba? Ibig sabihin nun, pag, kumbaga sa ano is, ano man tawag doon? Yung kakambyo. Full of mercy and good fruits. Alam niyo naman yung good fruits na yun, di ba? Ano yung mga fruit of the Holy Spirit, di ba? Without partiality and without hypocrisy. Lahat ay katotohanan lamang. Hello, RJ Cristobal. Ayan. Sabi dito sa libro, because we are creatures of free will, ito yung lagi natin binabanggit, we make choices, lots of them. When we make choices that are pleasing to our Heavenly Father, we are blessed, syempre naman. When we make choices that cause us to walk in the footsteps of God's Son, we enjoy the abundance that Christ has promised to those who follow Him. O, diba? Totoo naman. Yung mga free will na ginagawa natin sa... Andali, ah. Ayan. O. Yung mga free will na ginagawa natin sa sarili natin na... Alam na, siyempre, binigyan tayo ni Lord niyan. So, gawin natin yung makaka-glorify sa Panginoon. Makakabuti din sa atin. Ayun. Otherwise, sabi dito, but when make choices that are displeasing to God, we sow seeds that have the potential to bring forth a bitter and stressful harvest. O, diba? Pag ang choice na pinili natin, eh, alam nyo na, alam na this, hindi maganda, ayan, kakaroon ng bitter, bitter, at mapakla at na stressful harvest. So, ibig sabihin nun, hindi maganda ang kalalabasan. Today, as you encounter the challenges of everyday living, you will make hundreds, ang dami pala, no? Hundreds of choices. Choose wisely. Ayan yung sinasabi natin lagi sa sarili natin. Make your thoughts and your actions pleasing to God. And remember, every choice that is displeasing to Him is the wrong choice. No exemptions. Yan, siyempre. Kung ano yung maling
ano natin, action natin, yung ating pinili na hindi makakaganda sa Panginoon, well, napili natin yung maling, ginamit natin yung free will natin sa maling paraan. Here are some great thoughts. Parang may blister na ako. Hirap ako magsalita. We are either the masters or the victims of our attitudes. It is a matter of personal choice. Who we are today is the result of choice we make yesterday. Oh, tomorrow we will become what we choose today. Yes. To change means to choose to change. Ayan. To change means to choose to change. O, diba? To change, ang ibig sabihin ng change, eh, yung choose natin na magbago tayo. Yun. Oo nga naman. Diba? If we want to change, then it is our free will to change. Hi, nako. That's from John Maxwell. From C.S. Lewis, good and evil both increase at compound interest. That is why the little decisions you and I make every day are of such infinite importance. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga choices sa buhay. Yung, eto napakaganda nito, no? Kung ano yung choice natin today, yun yung para kinabukasan. Kaya kung mali yung naging choice natin ngayon, na ano, kung ano man sa buhay natin, yun ang kalalabasan. Kung mali, mali. It's displeasing to God. But every time we make choices, we use our free will, dapat we should pray. I-pray natin lahat ng mga gagawin natin. Okay, hello to Carolina Egipto? Serafica from Cagayan City, Isabela. Naimbag nga bigat apo Carolina Egipto siguro Serafica. Ayan. Welcome po sa iRadio. Ayan, di ko alam kung mas matanda ako sa inyo or mas matanda kayo sa akin. It doesn't matter. Pero welcome po sa iRadio. Ayan. Salamat po. Salamat, Manang or Ading, sa pag-check-in niyo po sa iRadio. Ayan. Sino po ba ang nag-invite sa inyo dito? At salamat po. At sana po'y hanggang mamaya pa kayo para makikinig sa mga salitaan ng Diyos in a couple of, it's like, mga 20 minutes pa. Oh, siya pala si Sherry Hill wala na, no? Ah, namatay na. Kasi may ano siya, cancer. Breast cancer. Mm-mm. Si ano din, namatay na si Olivia Newton-John. Oh, si Olivia, 73 years old. Cancer naman, but she's still young. Breast cancer. Sa, ano? Yung, pero yung, hindi pala kay Sherry Hill yung, ang sakit niya yung, ano, bang? Yung kakaibang sakit din to eh. Oh, cancer. Pero hindi siya breast cancer. Si Olivia ang kinamatay niya. Breast cancer yata. Oo, 20 years na siyang nakikipaglaban sa sakit na yan. Yeah, I think tumatagal talaga yan. Pero alam niyo po, si Norval Duvino, survivor yan ng BC. Yan, kaya blessed na blessed yan, yeah. Diba? Norval Duvino. Yan yung sinasabi natin kapag napakaisila ng buhay natin, hindi natin alam. Masaya ka ngayon tapos pagka ano, alam mo, meron na palang sakit na malala. Yes. Ayan. Hello po, Mami Irene Manalo Gabriel. Magandang umaga po sa inyo diyan. Good morning. Ay, alam mo, may mga na nababalitaan nga ako yung mga kaibigan natin. Namamatay na sila. Di ba? Mamatay. Sumakabilang buhay na. Ayun. So in other words, talagang life is short. Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. Dito nga, di ba? Araw-araw. Magtataka. Oh, Lunes na. Oh, gumalaw ka na ng konti, ano? Tapos na yung Lunes. Tapos ng Lunes, midweek na. Oo nga. Bilis-bilis po ng panahon. Di ba? Tapos yung Lunes, parang isang oras lang, tapos Biyernes na. Yung Biyernes, parang pumikit ka lang o gumawa ka lang na sandali, tapos na yung weekend mo. Lunes na naman. Yes. Ang bilis. Napakabilis ng panahon. Pinabibilis. Dito, ewan ko ha, sa inyo, hindi ko alam. Kasi dito, kumilos ka lang ng, wala, kahit na nakaupo ka lang sa sopa,
Mm-hmm. Nanonood ka lang ng TV. Pagtingin mo sa orasan, ay, hapon na pala. Mm-hmm. Samantalang parang wala ka namang ginawa. Parang sandali-sandali lang. Ano? E sa Pilipinas kaya, siguro mas mabagal doon. Oh, kasi dito mabilis ang galaw ng mga tao, yung lalo na sa bandang New York, napakabilis ng pace ng buhay doon. Yung mga galaw laging nagmamadali, ganun-ganun. Siyempre, kakantahin ko, hindi ko nakanta kahapon. Ano naman yan? Oye. Ano naman yun? Alam mo na yun, alam na this. Ah, yung ano. Oo, pero female version. Hindi ko nakanta kay Sister Oye yun. I know she's gonna watch right now or she's watching. Handali lang. Gusto mo piano version? Basta pambabae. Oh, pambabae. Okay, ibang version naman. Oh, piano. Ito po yung paborito ni Sister Oye. Okay. Sabi ni Nell, our future depends on the choices we make today. Amen. Totoo yan, totoo po yan. Kaya, let's be wise. Wise in a way na yung pagiging wise natin, kailangan ipagpipray natin yun. Yan. Baka yung pagiging wise natin minsan, eh, mali pala yung choice natin. Naging wise lang tayo. Ayan. Wise lang, pero... Well, kahit naman si Solomon na matalino, eh, nagkakamali pa rin. Eh. Oh, diba? Haring Solomon yan. Eh. Siya yung binigyan ni Lord ng gift na ano, a man full of wisdom. Oh, guitar. Guitar pala to. Yes. Female? Parang hindi eh. Ay, napipi. Napipi. Pag mataas yan, papalitan mo. Let's be wise but nice. Ayan. No, kala ko okay na eh. Yung piano. Yung dati na yung original ko. Ayan. Diba? Ito'y isang ano lang. I love the lyrics of this song. Ayan. Dedicated ko to sa walang piano, sa sarili ko. Walang piano. Hindi, joke lang. Para sa lahat. O, yung original na. Ayan. Female version. Ayan. Diba? Napakaganda. Ayan. So, meron nagpadala ng isang kanta, yung may English version yung ginawa niyang Tagalog. Maybe tomorrow. Ayan. Darkest moment, andyan siya parati. Kala lang natin wala. Let us be sensitive. Mafe-feel naman natin yun eh, diba? Sometimes, I don't know, kung nakakarinig kayo ng mga small voice, I do. But I'm sure most of you are hearing those small voice. Follow it. Follow that small voice. Baka sinasabi ni Lord, hey, kung sino man, bakit ka ba natatakot? Andito lang naman ako. Yung mga ganong small voice na maririnig nyo. Ayan, and then open the Bible. Maaring nandun din yung kasagutan, di ba? Andiyan lang yung pag-ibig ng Panginoon. Di ba, Siti? Mm-hmm. Lagi nandiyan yan. Sa mga pinagdaanan namin ni Ramon, ano, hindi naman kami mayaman, hindi rin kami mahirap, pero mayaman ang Diyos natin. Ayan. Kasi nangako siya. And sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ang dami niyang promises. Ilan ang promises niya? Mga 7,000? Hindi lang. Na, more. Dami pa. Diba? Kaya i-claim natin lahat yun. Ang promise pa niya sa akin, ang dami pa. Hindi pa niya sinaano. Diba? Ang promise niya sa'yo, bibigyan kita ng maganda at mabait na asawa. Charan! Ito na. Sinabi niya yun? Ano? Sinabi pa niya yun? Oo. Parang di ata. Sinabi niya, ba't nandito ako? Ano? Oh. Ano? Hindi ba? Eh? Hindi ba? Eh? Hindi ba? Oo.
Ah, diba? Ganun lang parang po. Parang hindi ko ata matandaan. Parang ang taas naman nung nilagay mong pitch ko kanina. Kakaloko. Ang taas nung pitch ko ha. Sa totoo lang, pero okay lang. Ay, talaga, pasok na sa final. Ay, si Sister Myrin, golden buzzer na. At dahil dyan, fit! Ayan, golden buzzer daw. Yun na yung golden buzzer. Ayan. Nabasa, pabasa na. Okay. Okay, si Mami Karing Pasqua, malapit nang uuwi dyan. Ayan, ma, si ano yan, ayan. Yung nandiyan dyan, si Tina. Malapit na daw ang birthday ni Tita Connie. Ba't alam ni Tina? Buti pa si Tina, alam niya yung birthday ni Tita Connie. Eh, alam mo naman yan. Number one fans ni Madeline. Ah, gano'n. Oh. Ito si Tita Connie eh. Alam niya. Okay. Sa wakas uwi si Mother sa... Nabasag daw yung sa Monday, sa Tuesday. Monday ba Tuesday? Monday dito. Bali, basta August 15. So ang arrival niya doon is... 16 na. 16. Mm-mm. 16 yeah. Na dyan. So sasalubungin siya ni Tina doon sa airport. Philippine Airlines. Mabuhay class. Ano? Mabuhay yung... Yeah. Okay, shout out muna tayo sa poging pastor ng Nazarene. Si Pastor Jonel. Huwag kayong mawawala bukas, ha? Bukas. Meron tayong poging-poging pastor. Ano lang yun? Pang-ad lang yun. Ang poging-pogi doon, yung kanyang message. Yun. Ayun. Mas pogi yung message niya, pero pogi siya. Yun. Ayun. Nag-gets nyo? Mm-hmm. Siyempre, mamaya lang, poging-pogi lalo yung pastor natin mamaya. Kasi birthday boy yan, birthday pastor yan. Happy birthday! Ayan, diba? Walang katapusang birthday yan. Diba? Hindi natin alam eh. Nalaman ko na lang sa mga Facebook. Sabi niya. Yeah. No? Ang hina ng signal sa Pilipinas. Nananawagan ako kay Presidente Marcos. Marcos, laglay niya na ng wifi hanggang kalsada. Ito dapat naman, may wifi. Dapat, merong... All over. Dito meron kami ano, yung... City Wi-Fi. Ay, sabi ni Mami, kailan ka magse-celebrate ng birthday mo? Ako daw. Eh, Mami, nasa aeroplano ka eh. Humingi ka ng, cake sa ano. Doon sa steward. Ay, Ma, yung ano, na, meron ka ng seat number. May seat number ka na. Oo, sasabihin din naman doon eh. Pag na-check niya mga tsaka gamitin. Yung wheelchair assistance. Wow, wheelchair. Yan ha, mother. Ayan. Ha. Pag naka-wheelchair, una-una yan. Oo. Ayan. At saka yung magtutulak sa'yo, artistahin. Oo. Wow, sino si Chris? hindi yun, grabe yun. Si artistahin naman yun ah. Si Chris Aquino? Hindi, si Chris. Hindi, may umorder ako ng ano. Ah, umorder ka ba? Chip and Dale na ano. Yung malalaki mga dibdib na ano. Yung mga bodybuilder, ma. Yan ang magtutulak sa'yo doon. Tutulak ka palabas sa bintana. At saka daw yung pasalubong kay Eka, huwag kalilimutan. Ha? Ito, papasalubong ko sa'yo. Ito. Ambisyosa. Samantalang akong dito eh. Paitlog-itlog lang ako. Gusto mo pang ano? Grabe. Ay, ay, ay. Okay, sino pa? Grabe, nabasag doon yung baso. Ang taas kasi nung binigay niya sa akin ito, no? Female version, pero hindi niya sinabi si Dulce pala yun. O, diba? Eh, sabi mo, ganun. Okay. Ayan. Ma, maraming sasalubong sa'yo doon. O, si Lorna, sasalubong din. Sabi ni Eka, alam ko, may Toblerone ako. Ha? Ano raw? Toblerone daw. Toblerone ka. Ito, oh. Toblerone ka dyan. Oh. Coconut. Chocolate. Ayan. Hindi naman chocolate, honey. Yung honey na chocolate. Ay, ang sarap kaya nun. Oo. Chocolate, tapos palaman mo sa chicharon yung cropek. Yun. Ano yung 54? Yeah. 54. Basta yung mga mababait lang, may pasalubong. Yung mga salbahe, wala. Ay, mabait si Sister Myrin. Ha? Naka. Bakit sa akin sneaker? Birthday ni Pastor ngayon, di ba? Hindi, nung 7 daw. Nung 7 pala. Ayan. Sorry, Pastor, hindi kami nakabati. Pastor Pero Norman, nabati naman natin siya on the air. Ganito na lang gagawin natin. Lalabas tayo. Ayan. Saan? Sa labas. Iwanan natin si Sister May. Tapos. Huwag natin sama. Tapos. Tali natin sa lamesa yan. Para di makasama. Sa lamesa o sa upuan. Love you, Brother Ramos. Kakain tayo sa ano?
Barrio Pesta. Ayun. Meron pa ba nun? Uy, oo naman. Alam mo, masarap na tibugan dyan sa ano? Yung kabalin, man. Yung mga Pilipino. Ay, nako. Makikain na lang sa iba't ibang bahay. Mangingingain. Mangingingain na lang. Kakaya naman yun. Sabi ni Eka, bawal kasi i-announce, pero sabi ni Lolo, may Toblerone daw ako at Hershey at Nutella. Shala. Alam mo ito? Shalala. Nakatulog shalalala. Nakatulog kasi itong basang kilikili, kaya ganyan. Oh. Kung ano na pinagsasabi. LA, pagsabihan mo nga itong anak sabi, mo ito. Nakalimutan mo na. Pag sinabi daw dito sa live, cancel na. Anak ko, cancel na. Eka. Oh. Ay, oh, tama. Pag sinabi mo sa live, cancel. Ayan, wala na. Ang sabi naman ni Rachel, sa akin po headset or earphone para makapag-record na ako. Alright, I like that. Ayos. Pwede. Ayan. Pwede. Pwede. Kaso malapit na alis si Mami. Sa Monday. Ma, 48 hours pala. Ah, 72 ano? 48 hours before okay. Departure. Ah, oh, kailangan mag-apply ka mother ng one health pass. Ayun. Tapos ipiprint mo 'yon. Pag-print mo noon, 'yun ang ipapakita mo. Eh wala naman siyang printer doon. Pwede kang gumawa dito para sa kanya. Pwede kaya lang 'yung information hindi ko alam. Yung ano lang 'yun eh, ano daw lang 'yung mga vaccine niya. Oh? Oo. Yun doon sa health. Kung ano yung vaccine mo, kung kailan, Pfizer ba, or kung ano man. Mm. Yun. Ayun, ma. Yun lang. Narinig mo na. 48 hours before departure. So, bali, Lunes ang alis mo. Kailangan Sunday. 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 No. 48 ba yun? Oo, tama. 48 na ba yun? Oo. Yeah. Dapat Saturday pa lang. Saturday pa lang. Oh, yun. Saturday. Puntahan na lang natin siya doon. Parang may time ka kaya. Oo nga, dami. Grabe. Oh. Busy po kami itong weekend na to. Ay, batiin mo natin si Pastor Dan Faleo. Pastor Dan Faleo. Hello, Pastor Dan Faleo. Magandang morning, Pastor. Tama ba po ba ako, Pastor? Ano? Yeah. Si Pastor Dan Faleo. Ayan, sabi pwede po ba si Mamshi na lang sa amin ilagay sa box para may singer kami sa church. Ay, gusto ko yan. Ilalive nyo na lang ako doon. Tapos kakanta ko from here. Tapos ilalive nyo ako doon sa church. O, diba? Pwede ayan. Yan. Sa Sunday, nude kayo ng ano ah. No, Sunday, bali Monday na dyan. Ah, si Angie. Nude kayo sa Covinas. Ayan. Kami yeah. po ang kakanta doon sa praise and worship. At nandun si Angie din. Mag-special number siya. Ayan, tapos si... Sino pa ba? Ayun, bali magsa-celebrate ng munting kasiyahan lang sa church. Ayan. Sabi naman ni Alon na, may po kahit hearing aid po. Huh? Hearing aid? Hearing aid? Sinusukat po yun. Oo. Hindi pwedeng ano. At saka ano? May prescription yun. Oo, sinusukat yun ng doctor. Oo. Ayan. Pag nilagay mo sa tenga mo. Hindi naman nabibili yun sa ano. Sa yung butika. Talagang susukat mo yun. Alam nyo, meron na, marami naman dyan sa yung mga non-profit organization na mga tumutulong. Pag may mga problema sa health, eh di ba? Maraming ganun eh. Maraming ganun na ngayon eh. Yung tumutulong, magtanong-tanong lang. I think, saan ba yun? Si ano? Tanong kayo kay Lorna. Maraming alam yan. Tungkol dyan sa mga, yun sa mga ayuda para sa mga sa kailangan. Yan, tanongin niyo siya dyan. Marami siyang alam dyan. Oo. Ayan. Yeah, resourceful yun sa mga ganyan. Mga after 5 minutes pa daw, tawagan. Oo. Saka po kayo call. Kay Pastor Birthday Boy Norman Juan. Ayun. Kasi si ano. Oo. Nagpapa. Condenser mic naman daw si Rachel Joy Bonet. Ayos. Condenser mic. At wala nang maidadala si Mami. Tatanggalin na natin lahat ng mga nasa. Mga dala niya. Wala nakakaon eh. Nakasarado na eh. Ayan. Pero sabi ni Mother, ilalabas na daw kayo. Hindi nga makalakad yun. Hindi, may wheelchair siya. Kaya magtutulak ng wheelchair ni Mami. Lalabas niya kayo, magkikita kayo sa isang lugar. Oo, tapos? Tapos,
Yan, papasal kayo. Umuulan. Uh-huh. Pasal nyo sa ulan si Mother. Sarap. Patawirin nyo sa dyan? Baha. Yan. Ayan, sarap uh-huh. maligo. Mm-hmm. Tapos sabay kanta, umapatak na naman ang ulan. Ayan, sarap. Nako. Patita. Ay, kantahin daw natin, please be careful with my heart. Ay, hindi na may 5 minutes pa. Oof. Sige na. Sabi niya, ay, pero nagtatype siya. Huwag na. Ay, sabi sige na. Huwag na lang. Ay, akong bumili ng dinner kanina. So? Ay, ganon. Kinain mo nga lahat. Din. Hindi nga ako kumain. Oh, talaga lang. Under protest ako. Talaga lang ha. Ang dami. Ang dami-dami niyang kinain. Kanya-kanyang pamasahe. Magkikita-kita daw sa El Nido, Palawan. Wow! Yan. Aha. Grabe ha. Huwag na lang yun. Pangit siya. Eh ano? Yung kay ano, kay Willie Revillame. Ano naman yun? Ikaw na nga. Ayun. Ikaw kakanta? Hindi tayong dalawa. Panlalaki yun eh. Yan. Sabi ni Rachel, kakanta na yan. Ayan. Alam niyo po, itong lolo niyo, mahihain to. Hindi. Mahihain sa picture. Nga. Ako? Mahihain? Nga. Hi, Jeremiah. O, sige nga. Kakanta nga tayo. Sige, ikaw kumanta. O, sige. Kita niyo. Jeremiah Valdez. Hi, Jeremiah. Ayan. Ayan. Piano. Ano yan? Female sige, version. Sige. O, di ikaw kakanta. Ay, hindi ko nga gano'ng kabisado yun. Dito ilagay mo sa gitna. Mainit. Tapos dito, sumasakit dito ko. I guess, because of the heat. Ano, hindi. Ay, bye-bye. Alis na sila. O, sige. Okay. Salamat po. Exacto. Pastor Norman, the birthday pastor. Ayan. Okay, batin natin si Neng Kilpa. Hello, Neng Kilpa. Grace Norvato Almario. Okay. Magpapa-spaghetti daw si Eka kasi kumanta. Ayun, kaya naman pala. Hello po. Hello, Pastor! Wow! Bago ang lahat. Bagong lahat. Ito muna. Para sa'yo, Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, po, salamat. Ayan, salamat Pastor. Po. Happy birthday, Pastor. Ayan. Ayan. Kumusta ang okay celebration? Naman po. Yung pabalot ko, intayin mo na lang, Pastor. At personal, wow. Personal kong iahatid sa iyo yun. Wow! Oh, wow. From the mountain. Never in the entire history, Pastor. Wala akong inabutan ng birthday na personal. Ikaw lang aabutan mo na personal. Wow. Magpa-flying carpet siya. Teleport. Ayan si Sister Maya. Ay. Natatakpan siya nung ano natin. Ay, hindi. Kasi video. Pag tinanggal ko, wala na. Ah, okay. Wala okay. Na. Mukhawala na. Pero hindi naman makikita yan sa ano. Ayan. Ayan. Okay lang yan. Okay ayan. Lang. Oh. Ayan. Ayan. Sino yung beauty queen na katabi mo dyan? Hello po. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ewan ko sa iyo, Galing sister. Niya mag-ilokana, no? Ewan ko sa iyo. Ewan ko din sa iyo. Ay, hindi ko alam, sister. Ano na? Kamusta na? Wow. Brother Ramon, lalo kang gwagwapo, ah. Sinabi mo ba kay mami yung tublero na isang box? Bigay sa kanya? Sabi mo kay mami, kailangan mabungi ang ngipin niya lahat. Kailangan... Hindi ano ha, ibigay sa kanya pag hindi na bungi ang ngipin niya, dagdagan pa ng maraming box ng tsokolate yan ha. Wow. Ay sister, nakita na kami ni ano Pastor Tamayo.
Wow! Yes. Opo, Pastora Luz Tamayo po. Yeah, tsaka sila Ate Shelly. At saka yung si Sally. Sally Mar. Shelly po. Si Sally po, Mar. Nagpalitan nga kami ng hikaw eh. Big time yun. Binigyan niya ako ng hikaw. Oh. Oh, wow. Binigyan ko din yung hikaw ko sa kanya. Exchange gift kami. Ganun pala yun, no? Pag pinuri mo. Ang ganda naman ng hikaw. Sabi ko, ang ganda naman ng hikaw mo, sister. Ah. Sabi ko, ay, ayosan. Dahil dyan, oh, eto na. Binigyan na sa akin. Eh, pinuri na ito. Ang ganda naman ng blouse mo. Ay, tika. Ay, hindi. Wag. Babalik sila sa Sunday sa church. Ba rin sana, eh. Oh, wow. Oo. Uuwi na rin yata. Kasama na nila yung, kasama ba yung nagmamotocross champion? Oo. Oo. Buong family natin. Opo. Yun eh, magpapaturo sana. Motocross. Nervyo. Ayoko magmotor. Yung anak ko nga, nabali yung kanyang balikat, kamomotor eh. Sasabit pa ako, eh, baka balakang kumabali. Huwag na ma'am, pulod. Huwag na, Brother Ramon, marupok na po mga buto. I know, kaya nga, hindi na, huwag na lang. Tama na lang yung ano. Magbibisikleta na lang ako. Hindi ko nga yata marunong magbisikleta. Oy, hello. Kakainis to. Sa kanal ang bagsak. Papatiin natin si Pastor Norman. Pastor Norman. Pastor. Ayan, magandang araw po sa lahat po ng nanonood ngayon. At salamat po sa inyong mga pagbati. Salamat po. Brother Ramon, si Sir Karim, nakarating po yung video greetings nyo po. Ay, oo po. Marami pong salamat. Pati yung mga pastors po ng Covinas, maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa regalo. Sa lahat po ng mga viewers na bumati po sa akin, tsaka yung iba po na hindi bumabati, tumatanggap pa po ako ng regalo. Ayan. Alam mo. Wala na pong bati kasi tapos na eh. Tapos na. Regalo na lang. Pastor Norman, yung sa akin eh, kailangan mo mabubuksan na katabi mo yung katabi mo. Ayan. Kasi pag binuksan mo yung katabi mo, yung regalo na katabi mo yan, magdi-disappear ng bigla yun. Akin na nga yan, huwag yan, di bagay sa'yo yan, bagay sa akin. Hello! Si Heaven ba yan? Heaven, Sky? Si Heaven po. Si Heaven. Hi, Heaven. Si Sky po bukas naman magbe-birthday. Ayun. Ilang araw lang pagitan po namin. Oh, wow. Ayan. O yan, mangongolekta na ako ng ano. Ng mga pangregalo dyan. Ha? O, kukolektahin natin. Umpisa kay Eka. O, hanggang sa kaduluduluhan na nag-check-in ngayong gabi. Dami-dami to. Kahit tigbe-20 man lang. O, ano ba naman yung mabubuo yan. Oo. Kahit ilang kayo ngayon. Ilan ba nag-check-in ngayon? Mag-50. 50? Oh, di meron tayong 300. Oh, di ba? Wow! Oh, di 300 yun. Tapos dadagdagan pa ni ano? You know. Ni ikaw. Nagtuturo ka na naman. Maputulang ka na dahil. Si Pastor Sunny. Tinuro si Pastor Sunny. Wala pa siya eh. Baka nag-u-Uber. Anyway. Ayan. Anyway, ganda ng ating topic ngayon. Ayan. Fake or real? Magkakanta ba kayo, sister? Kakanta daw po si May. Ay, hindi. Yan? Kakantaan niya ako. Ay, sweet naman. Sige nga, sister. Sige nga. Ay, ako, bumanat ako rito kahit na ano. Tingnan mo, ha. Kailang galingan mo rin. Ha? Tanda mo, sister May, pag kumanta ako, kakanta ka rin, ha. Yan ang deal natin parati, ha. Kasi pinipilit na akong pakantahin. Ayoko. Ngayon ang deal ko, pag ako kumanta rito, kakanta ka rin dyan, ha? Ayan. Ayos ba? Nagkakaintindihan tayo. Okay, good. Yan, si Eka nga, makakanta na eh. Oo, ganyan lang yun eh. Grabe talaga dito sa iRadio, ha? Kaya nga tawag na radio. Kasi pwede natin may music, entertainment. Yeah. Oh, yan ang ating formula rito. Okay, palakpakan po natin. Sister May. Kuwanan. Ayan na po. Kakanta po ako, ah. Wait lang po. Etong awit na to ay alay ko sa aking asawa. Wala bang kiss dyan? Wow! Baliktad ah. Ay, wala siya. Huh? Wala daw bang kiss? Round one! No, sige. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailan man, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya buhay ka na't yakapin. Ooh.
hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit maputi ang buho ko. Yay! Love you! Wow naman! Ah, sweet naman. Happy birthday. Happy Thank you po. Salamat po. Sana po hindi po kayo mawalan ng viewers. Hindi ka ba makaka-diabetes niyang ginagawa mo sabi yan? Sabi ni Eka, langgam left the earth. Sobrang tamis. Yung mga langgam, na-diabetes yung mga langgam. Oh. Langgam left the earth. Ang galing. Thank you, sister. Ayan. Dapat very pala nice. Araw-araw birthday ni Pastor Norman para kakanta ito eh. Oh. Ay pag ito ay pag-pray niyo pag kami naka-uwi diyan tapos nagkaraoke bar tayo hindi ka kumanta talagang naku. Ay bibirit po ako diyan syempre. Wow. Hindi po papatalo. Babawiin ko lahat yung mga appliances na ibibigay ko sa iyo. Wow, appliances. Ay mali, nabisto ko. Appliances showcase. Babawiin ko yung refrigerator na wow, ano. Refrigerator. Kuya Will, salamat po. Sana o. Oh, sana may magsasabi yan. Sana o. Oh. Nako. Ay, sige. Okay. Baka mamaya mabatikos na naman ako rito. Matulpo na naman ako rito. Ay, nako. Okay. Alright. Sige, Pastor. At umpisa na ta. At, okay po. Basahin ko po sa inyo po yung verse natin ngayong umagang ito. Okay. Okay, makikita po sa ito sa James chapter 2 verses 14 to 26. 14. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi ninyo? Gayon din naman, patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring na Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras ng ito na makaharinig na naman kami ng iyong mga salita. Tulungan niyo po ang iyong abang lingkod na maipaliwanag po ito ng naayon sa inyong kalooban at maluwag sa puso ng bawat isa ang pagtanggap sa mga ito. Balay mo po, Panginoon, ng mga tainga ng lahat ng makikinig
at maging pagpapala, Panginoon, ang mga salitang ito sa buhay namin. Salamat po, itinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Bago po ako patuloy, gusto kong magpasalamat po sa Diyos dahil, ayun nga po, sa 32 taon na ibinigay niya na sa akin, sa kanyang katapatan, sa kanyang biyaya, ako po ay nananatili pa rito at nagpapatuloy sa paglilingkod sa kanya. Bagaman may mga problema at may mga pagsubok, ang Diyos po ay masasabi kong tapat at kahit kailan hindi po siya nangiiwan. Ang Diyos po ay laging mabuti. Kaya sa kanya po ang kapurihan. Yan, ang title po ng message natin, ng devotion natin ngayon is Fake or Real? Alam niyo po, sa dinami-dami ng mga bagay dito sa mundo na masasabi nating peke, minsan hindi na natin malaman ano ba yung totoo. Sino po sa inyo dito nakaranas na ng maloko, mascam, yan, mabudol, yan, mga term. Parang dito sa, mayroon akong katabi dito na napakabait. At hindi ito ng bubudol, hindi ito scammer. Siyang nabubudol ah. Mga ilang beses na rin po ako nang hindi nabudol eh. Sabi ni Pastor, nambubudol daw. Sabi ni Pastor. Hindi po, mabait po yan, mabait. Pagtulog. joke lang. Baka pagkatapos ng iRadio, Oo nga po eh. Puro pa. Deo, bait po yung asawa ko. Mahal ko po yan. Kahit ganyan po yan. Kiss mo nga ako. Wag, SPG. Okay. So, di ba, kapag ka nakaranas ka ng maloko, dahil nung una, akala mo totoong-totoo yung mga sinasabi sa'yo. Totoong-totoo yung mga nakikita mo. Pero, pagkatapos nun, marirealize mo na lang, nabudol ka na, na-scam ka na, naloko ka na. Kasi parang totoo talaga eh. Sa pagtinignan mo panlabas, tinignan mo sa pamamagitan ng mata mo, totoong totoo. Kasi ako po, ilang beses na rin po kaming naloko. Sa aming dalawa, sabi niya nga, ako daw yung madalas naloloko. Ako po yung madalas na mabilis mapaniwala. Ganun. Pero sa awa po ng Diyos, hopefully hindi na maulit yun. Ganun. At sa spiritual na aspeto naman po mga kapatid, ang tinutukoy po natin dito na fake or real is yung tinatawag po nating pananampalataya. Yan, kamusta yung pananampalataya natin? Masasabi mo ba na ang pananampalataya mo ay tunay o ang pananampalataya natin is parang phony o yung parang hindi genuine, no? Hindi totoo. Mapabalat kayo, no? Mga mapagkunwari. Yan, nawa, ang mensahe po natin ngayong umaga ay talagang mangusap sa atin at ituro sa atin kung ano yung tama. Tignan natin yung sarili natin dito po sa mga nais ko pong ibahagi sa inyo. 5 bagay po ito, pero mabilis lang. Okay, real faith. Ano ba ang real faith? It's not just something you say. Okay? It is not just something you say. Hindi lang ito yung sinasabi mo. Okay. Doon po sa may verse 14, sabi doon, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Okay? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa kanyang gawa. May liligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Well, meron pa pong sinabi ang Panginoon sa Matthew 7:21. Sabi doon, not everybody who says to me, Lord, Lord, is going to enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat daw po ng tumatawag sa kay Jesus ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Eh, may kakilala po ba kayo na talagang bukang bibig niya ang Diyos at lumalabas sa kanyang bibig ay talaga namang mga makalangit na mga salita. Pero pagdating sa gawa, hindi naman po makita, no? Sabi po doon, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ng Panginoon, Panginoon maliligtas. Sino lang daw po? May karugtong yun eh. Yun lang daw pong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Okay? So,
real faith, hindi lang ito yung sinasabi natin. Kasi para sa panahon po natin ngayon, parang pagka ang isang tao ay pagbabasihan natin yung pagiging Kristiyano ng isang tao doon sa mga salita lang na lumalabas sa kanyang bibig o yung mga nakikita. Like for example, sabi po dito, not everybody with a Christian bumper sticker is a believer. Nakakita na ba kayo ng sasakyan? Sa bumper niya may nakalagay na verse. Okay? Sa damit niya may nakalagay na verse. Okay? Pagka kasi ganun, ang judgment natin, ah siguro Christian to. May Bible verse eh. May Bible verse sa damit, may Bible verse sa cap, may Bible verse sa sasakyan. Ganun na yung pag-judge natin sa isang tao kung ito ba ay Christian o hindi. Pero yun nga, sabi po dito, sabi ni James maliwanag, hindi po lahat ng nagsasabi ang Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, ang Panginoon maliligtas. At hindi lahat ng nagsasabing siya ay may pananampalataya ay maliligtas. Okay? Magkaiba po yung proclamation mo ng pagiging believer kaysa doon sa ikaw ay talagang may pananampalataya. Okay? Kasi marami po yung mga tao, they just proclaim, no? They just proclaim they have faith. Pero meron ba talaga? Tanungin nga natin yung sarili natin. Meron ba talaga akong pananampalataya sa Diyos? May pananampalataya ba talaga ako sa Panginoong Jesus? So it's not just something we say. It is not also something we feel. Ang tunay na pananampalataya po ay hindi lang po ito nararamdaman. Okay, sabi sa may verse 15, suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? Pwede kasing ano mga kapatid eh, pwede pong makaramdam tayo ng awa towards other people, pero wala naman tayong ginagawa. Okay, naiintindihan niyo po yun? Pwede tayong makaramdam ng habag sa iba. Pero gaya po ng sinasabi dito ni Santiago, sabi niya, kunwari merong kapatiran, merong kang kapatid na walang pagkain, walang damit, tapos sasabihin mo lang sa kanya, go, I wish you well. I wish you well, fed, mabusog ka, at pagkatapos pinaalis mo na, wala ka namang ginawa. Ni hindi mo man lang siya ipinanalangin. No? Hindi po sapat yung I feel sorry for you, brother. No? Yung ganun po. Naalala niyo po ang Panginoong Jesus when he was ministering to the people. Bago po 'yon, nakita niya yung mga tao, sabi niya doon, sabi sa Bible, when Jesus saw the crowd, okay, he felt compassion. Nakaramdam siya ng matinding habag sa mga tao. Okay, at yung habag po na yon, yung compassion na yon, yun yung nagtulak sa Panginoong Jesus. Nang siya po ay, he went village after village proclaiming the kingdom of God, healing the sick, and casting out demons. Eh, ginawa po lahat ng yun ng Panginoon dahil nakaramdam siya ng, habag. Meron po siyang ginawa. Hindi lang po dapat nararamdaman, mga kapatid. The real faith is generous. Amen? Ang tunay na pananampalataya, mapagbigay. Ang tunay na pananampalataya po, hindi po madamot. At ang tunay na pananampalataya po, meron po yung principle na disturb me principle. Alam nyo po yun? Kasi kapag ka, nasubukan nyo na ba yun sa kwarto ninyo? Naglagay kayo ng sa labas ng pintuan, nakalagay, do not disturb. Okay? Nasubukan nyo na ba yung mga viewers natin? Huwag nyong storbohin. Kasi, buti sana kung ano, no, do not disturb. I'm having a quiet time. Or I'm having a devotion. Buti sana kung ganun eh. Kaya lang, pagbukas mo, tulog. Ang lakas pa ng hilik. Ba? Do not disturb. Pero alam nyo mga kapatid, ang Panginoong Jesus, ito ang maganda sa Lord eh. Sa kanya, anytime, anywhere, pwede natin siyang istorbuhin.
Okay. At yun din yung naniniwala ko na yun din yung gusto niyang makita sa bawat mananampalataya. Na sa lahat po ng mga panahon, sa lahat ng pagkakataon, i-avail natin yung ating sarili sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtulong sa ating kapwa kung kinakailangan, and spend time ng pananalangin para sa iba. Okay? It's not just something we feel. And another one, number three, it's not just something you think. It is not just something we think. Okay, sabi sa may verse 18, someone will say you have faith. You have faith and I have deeds. Sabi niya, ikaw meron kang pananampalataya, ako meron naman akong gawa. So, parang ang ginagawa nilang usapin yung pananampalataya na something debatable. Na ikaw may pananampalataya ka, ako may gawa ako. So, mind your own, I will mind my own. Parang ganun eh, no? Parang ganun. Show me your faith without deeds and I will show you my faith by what I do. Okay, sabi ni James, yung i-take note natin yung word na show me, ipakita mo. Okay, real faith is visible. Tandaan po natin yung mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, nakikita, napapansin. Hindi po yan invisible. Okay? Hindi po yan nakatago. Yan po ay nagmamanifest dapat sa ating mga buhay. Just think of this. If you were arrested for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Isipin po natin. Kung may pumuntang police sa inyo, may dalang warrant of arrest. Sabi, ikaw ay inuhuli namin sa salang pagiging Kristiyano. Ayun, dinala ka na sa korte. Okay. Siyempre, kukuha ka ng lawyer. Di ba? Pagkakuha mo ng lawyer, yung lawyer, ang trabaho niya, magmangangalap siya ngayon ng ebidensya. Ang tanong, meron kayang makikitang ebidensya yung lawyer na ikaw ay talagang totoong Kristiyano? No? Would there be enough evidence to convict you na ikaw ay totoong Kristiyano? Tingnan po natin yung buhay natin ngayon, mga kapatid. Okay? Ito ba talaga ang ating bang pananampalataya ay visible? Ang ating bang pananampalataya ay nakikita ng mga tao sa paligid natin? O tayo lang nakakaalam na ikaw ay may pananampalataya? It's different thing. Okay? At pang-apat, it is not just something you believe. Why? Alam niyo po kung bakit. Sabi dito, sabi dun sa my verse, sabi, you believe that there is God, one God, good. Even the demons believe that. And ang malupit sa kaaway, ang malupit sa mga demons, hindi lang sila basta na naniniwala sa Diyos. Sila ay nanginginig pa. Nanginginig pa. May kasamang nginig. Okay? So, ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya sa Panginoon, hindi lang ito yung simpleng paniniwala. Because I believe everyone, every human being believes there is higher being than them. No? Merong creator. Dahil merong creation, merong creator. Meron tayong ganong kaisipan sa ating mga isipan eh. Kaya nga yung iba, ang daming ginagawang Diyos eh. Ginagawang Diyos yung puno, ginagawang Diyos yung araw, yung buwan, yung tubig, at kung ano-ano pa. Kasi they believe merong something supernatural, okay? Something higher than us na mga tao. Okay? So, everyone believe there's God. Merong Diyos. Pero hindi ibig sabihin naniniwala ka na may Diyos, may pananampalataya ka na. Totoo po ba yun? May kakilala sa pangalang Jesus, tama? Sino si Jesus? Kahit yung bata, alam yan eh. Sino si Jesus? Si Jesus yung napanood namin sa Superbook. Si Jesus yung napapanood namin tuwing mahal na araw na pinapako sa krus. Ang dami pong nakakakilala sa Panginoong Jesus, pero hindi lahat yon merong relasyon sa Kanya. Tama? Hindi lahat yon may pananampalataya sa Kanya. So, faith is not just something we believe. Dahil nga kahit yung kaaway, kahit si Satanas, naniniwala.
may kasama panginig. Tayo nga, tagal na natin Kristiyano. Kahit kailan, di pa tayo nanginig eh. Di pa tayo nanginig na tunay yung Diyos nating sinasamba. Okay? Mas malupit yung kaaway kaysa sa atin. Kung hindi po ang pananampalataya, kung hindi ito yung sinasabi lang, nararamdaman, iniisip, at pinaniniwalaan, ano po ito? Okay, ito po yung last. It is something we do. Real faith is something we do. Ang tunay na pananampalataya ay demonstrated by what we do. Nakikita sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa. Okay, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves to see whether you are in faith. Let us examine our heart. Let us examine ourselves whether we are in faith. Kasi baka, yun nga eh, baka sinasabi lang natin na meron tayong faith, but in reality, wala naman talaga. Kasi walang makita. Nasubukan nyo na pong makuryente. Nakahawa kayo ng live wire. Siguro hindi pa kasi buhay pa kayo eh. Kasi yung mga nakahawak diyan doon sa live wire talagang malakas yung boltahe. Mamamatay talaga 'yon. Sa katunayan mga kapatid, yung isa ko pong tito, ang pangalan niya po is si Tito Obet. Siya po ay namatay dahil po sa kuryente. Nakuryente siya at may nangyari. Pagkatapos niya pong madikit doon sa kuryente dahil sa lakas ng power nung kuryente na yon, may nangyari sa katawan niya eh. But how many of you believe ang Diyos po mas matindi sa kuryente? Ang Panginoong Jesus ay mas matindi sa kuryente. Nakapagka siya ay pumasok sa atin, something great will happen. Something change comes. No? May pagbabagong mangyayari. Imposible eh. Ako naniniwala ko, imposibleng pumasok na ang Panginoong sa'yo. Eh, makapangyarihan yun. Super banal yun. Napaka righteous ng Panginoon. Tapos wala man lang nangyari sa atin. Di ba? Parang questionable yun. Na yung pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na banal. Diyos na may lalang ng lahat. Diyos na pinaka pa sa pinaka, okay, pumasok sa buhay natin tapos walang nangyari. Examine mo ulit yung heart mo. Tingnan natin, nandiyan ba si Lord? Nandiyan ba ang Panginoon sa atin? No? Naniniwala ko, lahat ng may tunay na engkwentro sa Panginoon, nagbabago po yung buhay. Lahat ng may tunay na pananampalataya sa Panginoon, nagbabago po ang buhay. Para po tayong mga halaman eh. Alam niyo po 'yon, para tayong mga halaman na itinanim, no? Dahil po meron tayong tunay na pananampalataya, tayo po'y lumalago. Lumalaki yung halaman na 'yon. Nagkakaroon ng bunga yung halaman na 'yon. Yumayabong yung kanya hanggang siya po'y maging puno at siya ay maging pakinabang sa mga ibon, pati nga sa mga taong dumadaan lang kasi nasisilong, nakakasilong. No? Dahil sa init ng araw, pwede kang pagsilungan. Ibig sabihin, nagiging pagpapala ka na. Nagiging pagpapala na tayo. Kung tayo po ay may pananampalataya, lumalago tayo. At kapag lumalago tayo, nagiging pagpapala tayo sa iba. So, itanong natin ngayon sa sarili natin, am I really a Christian after all? Pagkatapos kong marinig itong mga senior ni pastor na to. Kristiyano ba talaga ako? O yun lang, sinasabi ko lang, o baka nararamdaman ko lang, no? Kasi pwedeng pagpasok mo sa church, dahil sa ganda ng music, dahil sa ganda ng praise and worship, tumataas pa yung balahibo mo, inikilabutan ka, napakaganda ng worship, tapos pag narinig mo pa yung mensahe ng pastor, napaka encouraging, tumataas yung balahibo mo, kaya lang paglabas, ganun pa rin, wala pa rin. It's not just something we feel. Hindi lang po 'yun nararamdaman. Okay? Dapat may evidence. May evidence sa buhay natin. So, ang encouragement ko po sa bawat isa sa atin, mga kapatid,
search natin yung heart natin. Search natin yung ating mga sarili. Ako ba talaga nananampalataya na merong Diyos? O baka naniniwala lang ako na merong Diyos, pero wala akong relasyon sa Kanya. Kung ano po yung isang bagay, pinakamagandang bagay, at pinakamagandang desisyon na gagawin natin sa ating buhay, yan po ay ang kilalanin, tanggapin, sampalatayanan, at sundin ang Panginoong Jesus sa ating pong buhay. Nawa, tayo po ay may natutunan sa oras po na ito. Hayaan niyo pong ipanalangin ko po kayo. Let us pray. Lord, maraming pong salamat sa reminder mo sa amin. Salamat rin, Lord, na ang salita mo ay naging parang salamin sa amin. Lord, totoo ba yung pananampalataya namin? Kami ba ay tunay o kami po ay peke? Alin po ba, Panginoon? Ikaw lang po nakakaalam doon. At kami, maaari po ba, Panginoon, kung meron pong mali sa aming pong mga sarili at mali sa aming pananampalataya, ituwid niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin. Nawa ang pananampalataya na meron kami ay patuloy na dumaan sa proseso mo, Panginoon, at nang sagon maging dalisay ito at maging katanggap-tanggap po sa inyo, maging tunay, Panginoon. Magpalaya mo po ang bawat isa, palaya mo po ang lahat ng nakakarinig na at makakarinig pa ng mensaheng ito. Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanilang mga puso. Salamat po muli na nakapagbahagi po ako. It's really, Lord God, a privilege sa akin na magbahagi ng salita mo dito po sa iRadio. Continue to bless everyone, iRadio family, Brother Ramon, Sister Karim, lahat ng mga pastor na ginagamit niyo po, Panginoon, na kasangkapan upang ang pananampalataya po namin ay dumalisay, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain mo po silang lahat. Salamat po ng marami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming itataas at sasambahin sapagkat ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Thank you so much, Pastor Norman. Pastor. Fake or real? Yeah, may tanong dito eh. Oh, sige nga, basahin mo. Wala yung tanong. Andali lang po. Lapin mo. Ako'y magtatanong. Paano mo malalaman, Pastor, ang isang tao ay fake or real? Yun din. Parang ganun din eh. Parang, bawa, itong alahas na ito, paano malaman peke o totoo ito o ganun? Paano mo kikilatisin kagaya ng isang taong Kristiyano? Sa iyong opinion lang. Ano? Yes ba? Oh. Tama. Hindi naman po tayo makapag-usga sa ibang tao. No? Mm-hmm. Tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam nun. Mm-hmm. Para po sa akin, ang mas maigi po siguro yung ating sarili po yung ating pakialaman. Search natin yung sarili natin na totoo ba ako o hindi. No? Yung pong binahagi ko sa atin, sa bawat isa, ito po ay it also applies sa akin, sa sarili ko. Okay, and I judge no one dahil wala pong karapatang ang manghusga ng ibang tao. Tanging ang Diyos lang po nakakakilala sa atin. So, ang advice ko po sa ating lahat, ang encouragement ko sa ating lahat, tayo po, tignan natin yung sarili natin. It's more of self-reflection. Hindi po yung pag-point kung sino po yung totoo o hindi. Dahil yun nga po, si Lord lang po, at tayo po yung magsusulit naman sa harap ng Panginoon. Sa Kanya po tayo magsusulit. Amen. Mahirap na ito, Pastor. Yung mga nagpipray, alam, nambobola pa sa Panginoon. Ano, yung merong ganun na, wala akong tinutukoy. Ha? Sa aking observation lang, o sa aking imahinasyon lang. Ano? Mm-hmm. Meron siguro isang taong nananalangin na paano ba siya manalangin? Yung binobola niya yung Diyos. Tama ba yun? Kailangan pa ba natin bulahin ng Panginoon? Sabi mo, Lord, napakabuti mo. Totoo ba yun? Tama ba? Bukal ba sa loob niya yung ganun na nagpagpipray niya na binobola niya yung Panginoon? Is it fake or real? Kung totoo po yun, maganda. Pero kung hindi nga po totoo, it's not something, wala pong madudulot na mabuti. Hindi nakakalugod sa Lord doon. Pero kasi sabi po sa Bible, i-declare natin yung kanyang His greatness. Declare natin yung kanyang kabutihan, declare natin yung kanyang kabanalan.
So, meron tayong mga words of adoration. And sa prayer, kasama po yun. Pero kung paano, yeah, nag-a-adore lang siya para makahirit lang ng kanyang mga prayer request niya. Ganun. Yun po. Ibang motive, no? Hindi po tama yung motive. Yan ang ibig ko sabihin. Anyway, si Lord, He searches our heart, eh. Mm. Alam niya kung totoo talaga sa puso mo yung sinasabi mo. Mm. Kaya wala po tayong maitatago sa Panginoon, eh. Totoo. Diba? Para tayong malinis na papel sa harap ng Panginoon. Kitang-kita niya tayo. Kahit isang tuldok, kitang-kita niya. Yes, exactly. Kaya ngayon na sinasabi ko, yun ang topic natin kagabi kay Brother Toots, yung tungkol sa mga prayer, di ba? So might as well, bakit sabihin mo, dalawa lang kayo ng Panginoon na nag-uusap, di ba? So bakit kailangan pang magsinungaling sa kanya o magtago o magbaluktutin yung mga sasabihin mo? Sabihin mo, diretso. Kasi may mga prayers na hindi mo ma-admit o masabi para ma-prevent mo yung kasalanan mo, pero alam ng Diyos yung mali mo, di ba? May mga prayer na gano'n, may mga taong gano'n na nagdadasal sa Diyos, pero hindi niya mabanggit yung kasalanan niya to avoid na magkaroon siya ng judgment. Oh, hello, ang Diyos ay alam ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya bakit hindi pa natin diretso yung sabihin, Lord, nagkasala po ako, nagkamali po ako, ito yung ginawa ko. Yes. Diba? And sincerely na sincere dapat na humihingi Amen. Na ng tawad pagkatapos mamaya ganyan na naman ang gagawin. So pero ang sabi nga, di ba, we must forgive 7 times 7 times 7 hanggang sa magsawa ka na kapapatawad. Ang Panginoon ba ganun, di ba, magpapatawad din ng ganun? Siyempre, di ba, kasi siya nagsabi niyan, eh. Pero time also will come. Mapupundi ba ang Panginoon? Mapapagod ba siya sa pagpapatawad sa atin? No, I don't think so. Mm-hmm. Hindi naman siguro, di ba? So, yeah. So, kaya nga, bakit kinakailangan pa natin magkakaila sa harap ng Panginoon kapag tayo nanalangin? Just tell the truth. Be honest to Him. Alam naman niya yung iniisip natin, eh. At saka kung ano yung ating gusto, eh. So, tama yung sabi ni Brother Toots kagabi, Sister Oi, na just be honest, magpurit, magpasalamat ka na lang sa kanya, and the rest will be added unto you. Ayan, Pastor Norman. Yes. Ayan. O, may tanong ka ba dyan? Hindi, yun. May tanong yun kanina yun? Para. Ayan. Kung paano daw matatawag na isang tunay na Kristiyano ang isang Kristiyano. Paano matatawag isang Kristiyano isang Kristiyano? Oh, paano matatawag na tunay yung Kristiyano? Oh. Ayan. Yun po, based po dun sa shinare ko, di ba? Meron po mga evidence. Makikita sa galaw natin, sa buhay natin, yung pong pagmamahal sa kapwa, yung mga fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, yan po ay mga ebidensya, no, na tayo po ay mananampalataya. Tayo po ay tunay na Kristiyano. Pero kung antagal na po natin Kristiyan, walang nagbabago sa pagsasalita natin, sa attitude natin, high blood ka pa rin lagi, magagalitin, palamura, di ba? Ano pa yung isa? Wala po, hindi wala po yun. Kahit na nag-church, kahit po nag-church na, kasi may mga ganun po, nag-church na sa katunayan, linggo-linggo na sa simbahan, pero pagdating sa bahay, parang walang pinagbago. Ganun pa rin yung kanyang bunganga, ganun pa rin yung kanyang pakikitungo sa kanyang mga kapitbahay. Yeah. Hindi pa rin maganda. So, obviously, makikita mo, hindi ano yung kanyang faith. Pero hinihintay pa rin yung kanyang pagbabago. Meron time pa rin na binibigyan pa rin ng Panginoon ng chances yon hanggat nabubuhay siya. Kaya lang, dalian niya at baka mamaya dumating yung exactly. Dumating yung time niya, di ba? Yung time niya na yung time limit niya dumating na hindi inaasahan. Tapos hindi siya dumating sa punto nagbabago. Ay, patay tayong bata diyan. Kaya nga po, ang paniwala ko
kapag nagigising tayo ng umaga, yan po ay patunay na si Lord laging merong siyang pagkakataon na binibigay sa atin. Mm-hmm. Pagka mulat ng ating mata, meron siyang chance na binibigay pa sa atin. Mm-hmm. Huwag nating sayangin yun. Tama po yun sabi niya. Mm-hmm. Life is short. Short. Yes, huwag nating sayangin. Oh, napaka-exi talaga ng buhay. Anytime, at anyway, tinan mo, marami tayong mga artista o mga sikat na celebrity. Yeah. Time is so short for them. Yung karangyaan nila, yung kasikatan nila, mas nabigyan nila ng attention. I don't know. I'm not judging them. You know? I hope ang kanilang faith ay very strong than yung doon sa kanilang karir. No? We have mm-hmm. Olivia Newton dyan. Sino ito? Cherry Hill? Cherry Hill. I know, Hill. Mga Christian ata yung mga ano. Si Cherry Hill. Oh, yeah. Christiano, she became Christian Hill. Later on. Mm. Yeah, no. Bueno, thank you so much, Pastor Norman. At Sister Mai, happy birthday sa iyo. Hi, si Sky. Thank you po. Si Sky, happy birthday, Sky. Ayan, si Sky. Papa. Oh. Hello. Hi. Gusto mo ng cake? Gusto mo ng cake? Alam mo, bawal ang mag-ano sa bata. Gusto mo, tinatanong ko nga, pag hindi sumagot, si Sister Mai ang tatanong. Oo naman yung nanay, siyempre. Oo, siyempre naman. Ano pa? Sagot? Opo daw. Opo? Opo. Ano po hindi, sabi niya, yung cake daw may ipit sa loob. Kailangan may ipit sa loob daw yung cake. Hi, Sky. Ilan taon na si Sky? 3 years old po. Ay! 3 na po three siya. 3 years old. Ang laki niya. Oh, thank you. Ha, cake? Gusto mo ng cake? You want cake? English speaking itong mga batang to eh. Di ba? Hindi po, hindi naman. English speaking halo mga bata dyan ngayon eh. Halo, halo. Halo. Hi, Sky. Opo. Sky, gusto mo ng cake? Ha? Oo daw eh. Opo teka, daw eh. Nilagay yung ano sa... Gusto mo ng cake? Yeah? Opo. Opo. Ayan. Very good. Sige. Bili ng cake. Bibili ang kanilolo Ramon ng cake. Cake. Ikaw, bibili mo ng ano... ng balloons. Balloons. Hindi nakakain. By the way, Sister Ramon, Sister Karen, apa? Brother Ramon. Gusto ko pong pasalamatan yung pong mga nag-view, nag-watch po nung ating anniversary Saturday sa alam special moment. Alam mo na wala sa isip ko yung madaling araw na kasi dito. Oh, ano na kami nun? Kinabukasan na. Maaga po yan dyan. 4 a.m. po yan dyan. Kinabukasan ko na pinanood. Bangingi kami doon. Pagkatapos ng radio, wala. Tapos ko mag-edit, nandun doon ako. Magpapasalamat daw si Pastor. Oh, sige nga pala. Ayan. Ayan. Okay, Pastor. Yung pasalamatan mo yung sorry na interrupt kita. Salamat po. Salamat po sa mga nanood, nag-react, nag-comment, sumuporta po doon sa ating gawain. Mm. Worth it po yung pong pagod, yung effort, lahat po para po sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Apo. Tsaka yung message po ni Pastor Sunny doon talagang that's for everyone. Kailangan talaga po natin yun sundin at gawin. Dahil lahat po ng ginagawa natin dito, it's all about Jesus. Amen. It's all about. Mm-hmm. So always about Jesus. Amen. Mm-hmm. Okay. Thank you so much, Pastor Norman. Thank you, Pastor Norman. Po. And thank you, Sister Mai. Po. Thank you po. Thank you. Hello. Yeah. See you next week again, Pastor. Huh? Yes po. Oh. Yes. Bye, Sky. Bye, Sky. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Ma. Heaven. Ito kahawig ni Sister Myrin. Si Heaven, kahawig na kahawig. Okay. Bye, guys. Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you. God bless. Pastor Norman po ng Sister Mai. Ayan. At yung mga chikito, isang buong pamilya yung nandito. Ang cute naman. Cute. Oh. 3 years old lang pala yung si Sky. Ayan. Fake or real, di ba? Yeah. So, kayo mismo makapagsasabi kung pege o totoo ang inyong yung mismong sarili. Sarili. Yeah. Judge your own self. Kayo na mismong humusga sa inyong sarili. Tayo lahat. Yan. I mean, magaling magsalita, pero kulang, wala sa gawa.
Yeah, sabi ni Pastor Norman kanina, di ba? Kristiyano sa nguso, sabi. Yeah, Kristiyano sa nguso, wala sa puso. It's your bahala kayo diyan. It's our choice. Choice niyo 'yan. Tayo ano? Lahat 'yan. Yeah. We're not here to judge anyone. Alam niyo kung convicted kayo hindi, but piece of advice, kung alam niyo guilty kayo diyan sa tanong na 'yan, fake or real, eh magpakatotoo na kayo kapatid. And tayo lahat. Tayong lahat. Tayo lahat. The time is very, very short. Nakikita na ninyo sa paligid natin. It's very, very clear. Marami ng yung kababalaghan na nangyayari. Gera, lindol, tagutom, baha, mga sakuna, mga ito COVID. It's very clear. Hindi na natin hindi na natin alam ang susunod pa. Huwag nating hintayin na pagbukas mo ng pinto, eh baksakan ka ng ano diyan ng malaking bato. Ay nako. I mean, it's not a joke. Totoo po 'yan, ano? Paglabas mo ng pintuan, hindi natin alam ang mangyayari sa buhay natin. Might as well be prepared. Maging handa na tayo. Maging totoo ka, maging tunay tayong lahat. Sa pag kinuha tayo ng Panginoon, tunay tayong haharap sa kanya at huhusgahan niya tayo. Ano ba ang ginawa mo sa mundong ibabaw ng ikaw ay nabubuhay? Mas magandang sasalubungin tayo ni Lord. Well done, good and faithful servant. O, di ba? Well done. Ang galing mahusay mo na. Mabuti ang iyong ginawa. For that, alika, pagsaluhan natin ang ating hapagkainan. Kakain sa inyong Panginoon. Magda-dine in sa inyong Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa ating programa sa iRadio. And we hope na na-bless po kayo sa mensahe na ipahayag ngayon ni Pastor Norman. Fake or real ang maging totoo tayo. At please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Gayon din po ang Covenants for Christ, SMG. Isang taon na po sila. And of course, ang Cross Culture hosted by Brother Toots and Sister Oyi Sarcos. Punta naman natin yung mga ano mga kanilang segments. Paki-like natin sila, thumbs up natin sila, no? And nasa ganun ay maging well-known naman yung ay share din natin yung kanilang mga YouTube channels. Nasa ganun ay marami din naman na makarinig ng kanilang mga mensahe. Okay? Okay. Until next time. Magpatuloy lang kayo magpadala ng inyong mga awitin gusto nyong ipi-play natin, yes, sa ending and opening ng programa. Kay Rachel Bonete, napadala ko na yung sa email, yung ano, minus one. So, halos napadala na naman na yata. Hindi kasi nag-email siya sa akin kanina. Parang, ewan ko. O, yung iba kasi hindi nila nabubuksan. Again, yung pong ano, minus one, yung song na ipapadala ng jingle, must be maganda po ang pagkaka-record. Hindi po yung ano, kasi gagamitin itong station ID. Okay? So, palit-palit ng station ID. Papalit-palit. Monday si ganito. Tuesday si ganyan. Si, well, ganun ang gagawin natin. So, boses lang naman yung kukunin natin. Hindi na yung, pero yung lumalabas sa screen, iRadio jingle pa rin yun. Ano? Pero hindi naka-overlay si Rejoice doon. Meron akong ginagawang mga pictures na natin, i-overlay natin doon. Bueno, hanggang bukas pa muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Maging totoo tayo, huwag tayong peke. Ano? Mahal tayo ng Diyos. Be as honest and kailangan maging tunay tayo sa Kanya. Kung meron tayong mga hinihiling sa Kanya, iharap natin, sabihin natin sa Kanya ng harapan na hindi natin itinatago yung ating kalooban dahil alam ng Diyos ang ating puso at ating kaisipan. Hanggang bukas po muli, good night and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! Thank you! Mwah. Sa piling mo nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundo.
sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon ang aril ko, di na muling magkulang sa'yo. See you.